All right, follow-up question na lang po from the moderator. Ano naman po ang inyong paninindigan pagdating sa mga proposal na gawin na lamang 4-day work week ngayon para po makatipid ang mga empleyado, pero ito po ay ino-oppose ng mga employer? Ako po sumusuporta ako doon dahil sa mahal ng gasolina, imagine na lang yung isang araw na matitipid yung papunta, pati yung mga nagko-commute, ano? Hindi na mamamasahe. Kukumpisit natin ito, yung 4-day work week, dagdagan natin yung oras ng trabaho. Sa halip na 8 oras, gawin natin 10 oras para 40 hours din ang kanilang pagtrabaho. Parang sweldo nila, maski yung arawan, ganun din. Para rin nagtrabaho na 5 araw. All right. Temporary lang. Dr. Montemayor. Okay, yung 4-day work week, ano, parang magandang pakinggan. Ano? Pero tandaan nyo, katatapos lang, o nasa pandemya pa tayo. Kailangan ma-stimulate ang ating economy by consumption, spending, fiscal stimulus. Alam nyo, pag yung 3 days na yun, sayang din yun. No? Pag hindi nagsisirculate ang pera dito sa ating bansa, ang mangyayari, lalong magiging stagnant and it will lead to stagflation. Anybody else care to? Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator. I think depende sa industriya. Pero kung BPO, for example, it can have one day work from home. I think that I agree. Pero may mga industriya tayo na kailangan ng physical presence to create more productivity, efficiency in production. For example, mga planta na kailangan talaga ng human resources and presence of human resources. On other sector like BPO, yes, I agree. All right, Calyodi, I saw you raising your hand. Pwede naman yung 4 days work, pero dapat kung yan ay gagawing 12 hours para makumpleto yung 48 hours a week. 10 hours lang naman po. Kasi kung gagawin mo 4 days, dapat 6 days yan para 48. Dapat gawin yung 4 days ay overtime pay. May 30% overtime pay. Hindi dapat parang 1.5 days lang yon. Senator Pacquiao. Sa akin po ay hindi po lahat. Pwedeng gawing 10 oras ang isang ang trabaho kung magaan ang trabaho. Pero may mga trabaho, alalahanin, may mga trabaho na hindi madali. Yung mabibilad ka sa araw, buong araw, tapos 10 oras ka nandoon magtatrabaho, baka naman hindi ka na makapagtrabaho, magkasakit ka lalo. Kawawa naman yung ating mga kababayan din. So, ano lang siya, hindi naman lahat maganda. May mga na mayroong pakinabang, mayroong hindi naman. So, hybrid po. Salamat. Senator Ping Lacson. Tama po comment. Si Calyodi, ano? Kasi talagang higi ng overtime pay. Kailangan pa rito, i-amend pa natin yung labor code para payagan, para hindi mag-demand yung ating mga manggagawa ng overtime pay pag lumampas na sila sa 8 oras. So, tama po si Calyodi doon na may problema rin kung i-extend natin ng 10 o 12 oras ang pagtatrabaho sa isang araw, ide-demand ng mga manggagawa na sila bigyan ng overtime pay. Yun ang ayaw ng mga employers. Hey, VP Lenny, we have yet to hear from you on this issue. Ako, agree po ako kay Calyodi na kailangang siguruhin na yung take-home ng mga manggagawa hindi masyo-shortchange. Hindi pwedeng ang kwenta nito, 4 days lang sila nagtrabaho, kailangan commensurate sa oras na trinabaho nila yung take-home nila. Agree din ako kay Senator Manny Pacquiao na kailangan pakinggan yung lahat na sektor, manggagawa sa kayo mga employer. Ano ba yung mga klase ng mga industriya na hindi gagana ito? Pero agree po ako na dapat maging supportive tayo, lalo na ngayong kasagsagan ng kataasan ng presyo ng gasolina. Secretary Abelia, would you like to add to yes, that? Yes, I think we're all in agreement that dapat hindi ma-shortchange yung mga tao. Now, even if they, for example, they should be given commensurate pay, depende sa kanilang, they should be given commensurate pay even if they're asked to have lesser work days. Kung mataasin yung kanilang overtime pay. Okay, balik po tayo sa issue. Secretary Gonzales, kayo po ba'y pabor sa 4-day work week at taasan din rin ang minimum wage? Depende kung anong objective, bakit natin ginagawa ang 4 days, no? Titingnan natin mabuti muna yan kung bakit. Mr. Faisal? Kailangan pag-aralan ng ganyang proposal.
dahil lahat ng ginagawa sa atin ay nakasaad sa batas. Kung gagawin natin ng ano, yung 4 days, ay tataas naman ang oras na tatrabahuin ng ating mga labor. Kaya ang sabi ni Calyode, ay bigyan sila ng take-home na parang at mayroon silang makukuha na benefits doon sa pagtaas ng kanilang serbisyo sa trabaho.